Tumayo na po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ihalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inako niya at hinihang tawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ihalay mga awitin sa piging na handog niya sa Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkais ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay kapistahan ni San Maximiliano Maria Kolbe. Isa siyang mongheng Franciscano, conventual Franciscan, na nagtatag ng Militia Immaculata. Siya ay deboto ng Mahal na Birhen. At sa kanyang pagdedebosyon sa Mahal na Birhen, siya ay biniyayaan ng kapakumbabaan at paglalaan ng kanyang buhay para sa kapwa. Mga kapatid, ito ang ating obligasyon. Mahalin ang Diyos, mahalin ang kapwa. At sa pagmamahal ni San Maximiliano Kolbe sa Diyos, ipinahayag niya ito sa pagmamahal sa kapwa. Sa misang ito, hilingin natin ang biyayang ito na maging tapat tayo sa Diyos at ang ating katapatan sa Diyos ipamala sa pagmamahal sa kapwa. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang maging marapat tayo gumanap sa banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa Mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong pinuspos ng malasakit sa kapwa-tao ang paring martir na si San Maximiliano Maria Kolbe, na namintuhong masugid sa Mahal na Birheng Maria na ipinaglihi ng walang kasalanang minana. Pakundangan sa kanyang panalangin, kawaan mo kami at pagkalooban ng kakayahang tularan ang iyong anak na si Jesus hanggang kamatayan, alang-alang sa iyong kapurihan sa paglilingkod namin sa kapwa araw-araw, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ng Panginoon. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Lumakad sa Kanyang mga daan. Ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa at sundin ang kanyang kautusan at mga tuntunin. Ito naman ay sa ikabubuti rin ninyo. Isipin na lang ninyo na ang langit, ang daigdig at lahat ng narito ay sa Panginoon. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, buksan ninyo ang inyong mga puso at alisin ninyo ang katigasan ng inyong mga ulo
pagkat ang Panginoon ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot. Pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi napasusuhol. Iginagawad niya ang katarungan sa mga ulila at balo. Nilulukuban niya ng pagmamahal ang mga taga-ibang bayan at binibigyan nila ng kanilang pangangailangan. Ibigin ninyo ang mga taga-ibang bayan pagkat kayo may naging taga-ibang bayan sa Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Panginoon. Paglingkuran ninyo siya, huwag kayong hihiwalay sa Kanya at ipahiyag ninyo ang Kanyang pangalan. Siya lamang ang dapat ninyong pag-ukulan ng pagpupuri. Siya ang inyong Diyos, ang gumagawa ng marami at kakilakilabot ng mga bagay na inyong nasaksihan. 70 lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta siya sa Ehipto. Ngunit ngayon marami na kayo, sindami ng bituin sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa loob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ng ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea si Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayon man,
para wala silang masabi sa atin, pumaraon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Mga ginigilo kong mga kapatid, bayan ng Diyos ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mga kapatid, sa ating buhay, pananampalataya, buhay mga Pilipino, tayo ay kabilang sa dalawang siyudad o dalawang Republika ng Pilipinas at Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Dalawa ang ating kinabibilangan. Si Jesus, anak ng Diyos, nagpasakop siya sa kanya, sa bayan, sa gobyerno. Kaya tinuturo ni Jesus sa atin ang katuruan ni Jesus, katuruan ng Diyos. Mahalin natin ang ating tinubuang bayan. Mahalin natin ang Diyos. Mahalin natin ang kapwa. Oh, love of God, love of country, love of neighbor. Magkakadugtong ito. Kaya sa ating buhay bilang mga Pilipino, kabilang tayo sa Republika ng Pilipinas at kabilang din tayo, kaanib tayo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. May obligasyon tayo sa Diyos, may obligasyon din tayo sa ating gobyerno. Kaya nga may buwis. Sa ating simbahan, nagbibigay din tayo dito ng ikapo, ng donasyon para sa maintenance sa apostolate ng simbahan. At the same time, bilang mga Pilipino, sakop tayo ng Republika ng Pilipinas, nagbabayad din tayo ng buwis. Mga kapatid, kung tayo nagmamahal sa Diyos, mamahalin din natin ang ating bayang tinubuan. Hindi lamang ang bayang tinubuan, mamahalin natin ang kapwa. Sa Ebanghelyo natin ngayon, nakita natin, una, si Jesus, tinupad ang kalooban ng Diyos. Tinanggap niya ang mamatay sa krus. Dala niya ang kalooban ng Diyos sa kanya. Pangalawang bahagi, pinakita sa atin ang pagbabayad ng buwis sa templo. Kaya siya mismo ay hindi nagpagkaroon ng exemption, kundi siya mismo pinakita na siya ay masunurin. Mga kapatid, kapistahan ngayon ni San Maximiliano Maria Kolbe. Isa siyang mongheng conventual Franciscan. Nagpamalas ng pagmamahal sa Diyos at itong pagmamahal niya sa Diyos, pinakita niya sa pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa bayan. Kaya sa misang ito, hilingin natin sa Panginoon ang biyaya na pagmamahal sa Diyos, buong isip, buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. At ito ay ipahayag natin sa pagmamahal natin sa kapwa. Hindi madali ito. Hindi madali ito. Tayo mga deboto ng Puno Nazareno, inaanyayahan tayo, katulad ni Jesus, na gawin ang dapat. Mahalin ang Diyos ng buong isip, buong puso, buong kaluluwa, buong kakayahan. At mahalin ang kapwa ayon sa pagmamahal natin sa ating sarili. At pagmamahal sa bayan. Pagmamahal sa bansa na ating tinubuan. Mga kapatid, ang ating bayan ay nangangailangan ng dasal. Ang gobyerno, ang mga leader, ang mga opisyal, pambansang level, lokal at barangay. Kaya tayong lahat ay inanyayahan na ipagdasal natin ang ating bayang tinubuan. Sapagkat kung hindi ikaw sino, kung hindi ngayon, kailan. Lahat tayo ay kabilang sa Republika ng Pilipinas at kabilang din tayo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, kailangan natin ipagdasal ito para ang kalooban ng Diyos ay maganap. Katulad ng pinamalas ni Jesus sa ating buhay,
sa mga pagbasa. San Maximiliano Maria Kolbe, ipanalangin mo kami. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ang ating sa ating kahinaan at pangangailangan, dumulog tayo sa Diyos na ating dapat sundin at paglingkuran sapagkat siya ang pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan sa sandaigdigan. Ang ating itutugon, Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ang simbahan saan mang dako ng daigdig, naway walang takot na magpahayag ng pinahahalagahang katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ang lahat ng tao naway makabahagi ng tama sa mga material at spiritual na bagay ng daigdig at ang mga organisyong sibiko at estado naway makatulong sa pagtatanggol sa mga mahihina at mga mahihirap. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ang lahat ng mga mamamayan naway magkaroon ng malakas na kamulatan sa sibikong tungkulin at maging aktibo sila na makilahok tungo sa pangkalahatang kabutihan. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Tayo naway maging daan ng pag-ibig at kalinga ni Kristo para sa mga may sakit at mga nagdurusa. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ang mga yumao naway magkaroon ng kasiyahan sa kaharian ng kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Itaas natin sa Panginoong Diyos ang mga kapatid natin, mga Pilipino, OFW, OECW. Sila ay mga bayani ng ating bayan. Sila ay mga misyonero ng ating simbahan. Na mahalin ang bayan natin sa pamamagitan ng paggawa ng tama at wasto sa ibang bayan, sa ibang bansa, upang ang pagiging Pilipino ay magningning na maging saksi ng liwanag ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ama ng awa, dapat nagamitin ang lahat ng talento sa lupa para sa pagsusulong ng paghahari ng iyong katarungan, ng iyong kapayapaan at pagkakapatiran ng iyong bayan. Sa pamamagitan ng aming bukas loob, sa bukas loob na kaharian dito sa lupa, hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Tumayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo upang ang paghahain ko, paghahain ninyo ay kaligdanawa ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng mga alay sa iyo, kami lahat ay nagpapakumbaba sa pagdalangin upang alinsunod sa halimbawa ni San Maximiliano Maria Kolbe,
Mahulog kami lahat sa pag-aalay ng aming buhay. Mahubog kaming lahat sa pag-aalay ng aming buhay sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Maximiliano Maria Kolbe ay parangalan. Siya ay kapanalig naming mas may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit na siya ay mamatay sapagkat minarapat mo na kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martires ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghelis ang siyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami lahat ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami lahat ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose ng aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Mga reliyoso-reliyosa, mga madre, ang iyong angkan na tinipon mo sa misang ito. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Nena ng Diyos, at ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista ang aming patron, si San Maximiliano Maria Kolbe, si San Roque, Santa Rosa de Lima, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan niyo anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at sa kay Kristo, ang lahat ng parangal, ang lahat ng papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lahat tayo ay mga binyagan. Sa pamamagitan ng binyag, nagkaroon tayo ng karapatan, tawagin ng Diyos bilang Ama. Kasama ang Poong Nazareno, dudulog tayo sa Ama para sa ating abang kalagayan na bigyan tayo ng ating mga pangangailangan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin na kami lahat ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Lahat ng mga trahedya, lahat ng mga sakit. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong lahat tumanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis at sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Oh.
Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, HDN at Marian Group at mandated organizations na ang ating simbahan sa darating na August 15, 2023, Martes. Dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria. At kalinsabay nito, ang kapistahan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ang maringal na misa ay sa ganap na ikaalas 12:15 ng tanghali at ikalima ng hapon na susundan ng prosesyon. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami lahat ay nagsusumamo sa iyo upang pakundangan sa aming pakikinabang sa iyong katawan at dugo sa Eucharistia, aming makamtan ang maalab na pagmamahal na tinanggap ni San Maximiliano Maria Kolbe sa piging na banal, hari naming nabubuhay, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mangyaring yumuko ang lahat sa pagbabasbas ng ating Panginoong Puong Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Puong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Mga masugid na tagasubaybay ng social media accounts ng Quiapo, Basilica Minor at ang lahat ng mga narito, makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan sa kanilang mga dasal na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, sampu ng mga malayo sa buhay, saan man sila naroon, ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kong taglay, ang kapayapaan ng Puon Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay
sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal Nazareno.